Hey guys, welcome to Boracay! So here's the self-check-in counter of AirAsia. Ito ata yung pwede ka na mag-print ng bag tag and mag-print ng boarding pass. So itatry pa lang natin ngayon. Ganito yung QR code ko. Okay, lumabas yung bag tag. This way, while we print your boarding pass. Okay, so here's my boarding pass. Okay, and here's my bag tag. So nadikit ko na yung aking bag tag. Here's my boarding pass, and then I'm going to drop my baggage here. Okay guys, so I'm done with the check-in and baggage drop. Medyo natagalan lang kasi hindi ko na-print yung ano. Ito yung mga health declaration card, ang Boracay, swab test result. Pinlin pa nila and hinintay ko pa siya. Binigay nila yung boarding pass, kinuha nila yung bag, then kinuha ko tong mga pinlin. Guys, nakapasok na ako sa gate. Gate ba tawag doon? Papunta pa lang pala ako sa gate. Yung final security pala bago pumasok ng gate. As you can see, wala talagang katao-tao sa airport. And yung mga stores naman ay sarado. Though meron namang mga stores. Boarding gate. Gate 131 ako. 10:50 pa lang ngayon. 11:50 pa ata yung boarding time namin. So, may 1 hour pa akong hihintayin dito sa boarding gate. So far, smooth naman yung process. So, pagdating ko ng airport, pasok lang, and then nag-online check-in naman na ako. So, what I did na lang is, nag-print na lang ako ng baggage tag doon sa self-check-in counter ng AirAsia. And then, nag-bag drop lang. Right after print yung baggage tag and bag drop, dumiretso lang ako ng gate. So yun lang, chunek lang yung gamit. And then, dito na tayo sa gate. Medyo maulan lang ngayon. Pero okay naman, wala naman akong problema sa ulan. Umulan umaraw, okay naman sa akin. As long as mapuntahan mo talaga yung gusto mong puntahan. Later, siguro kwento ko sa inyo kung ano yung mga process na ginawa namin. Siyempre ngayon, yung mga rules ng government medyo madami. Pero madali lang naman siyang ma-acquire. Basta planuhin mo lang ng maigi kung ano yung mga documents na kukunin mo, kung ano yung mga documents na isasubmit mo. Yun, kailangan lang ng proper planning para at least walang maging problem pagdating mo dito sa airport. Actually, meron nga kanina ako nakasabay sa check-in counter. Ano sila? Tatlo sila. They're going to Cebu. And then, sabi nung isa check-in personnel ng AirAsia, anong purpose nila? Hindi ko lang medyo narinig yung sinabing purpose. Pero sinabi nung check-in personnel, hindi sila pwedeng tumuloy. Kasi parang ang pwede lang na tumuloy is yung mga health professionals, yung mga business travelers ata. Hindi pwede yung personal mo lang, pupunta ka doon, bubuk ang ticket. Hindi, you really have to check talaga ng maigi sa online or maigi na rin sa website ng government. Baka meron doon mga guidelines, yung mga IATF, etc. Kung pwede ka na ba talagang tumuloy dun sa pupuntahan mo. Kasi sayang naman kung magbubuk ka ng ticket tapos pagdating mo sa airport, hindi ka pala makakatuloy. So, better check all the requirements talaga. Most especially ngayon, ang sobrang hirap ng requirements ng pagta-travel. Oo, kasi umalis na ako eh, pero naiwan pa sila doon. Parang narinig ko sa lalaki. Itatry daw nilang ipa-refund na lang yung ticket.
Kasi yun nga, sayang yung effort nila, pumunta na silang airport, ganun. Ayun, yun lang ang maikin kong kwento. 1 hour pa tayo dito sa boarding gate. Siguro manonood mo muna ako ng mga vlogs, videos, until sakay na tayo sa arrived here in Boracay Airport. I booked a Southwest Travel and Tours here. Yeah. Nabook ko siya sa Klook. And bus, boat, and van na siya. Okay, hindi na tawag na ako. Sorry. Saan po upo? Ay, sa loob na lang. Dito po sa loob. 1. Okay. 2, 3. Okay, number 1. Thank you. Pa lang nandito, itong van na to, ilahatid kami from here sa Boracay Airport hanggang Katiklan Jetty Port. And then alam ko, pagdating sa Katiklan Jetty Port, meron din silang mga personnel doon na magsasakay sa isa boat, papunta naman doon sa Boracay Island. And then, pagdating ng Boracay Island, sasakay again ng isa pang service, papunta na sa hotel ninyo. Maganda ang weather dito sa Boracay, mainip. Kanina no, nung pag-alis natin ng Manila, medyo umuulan-ulan. Pero dito naman sa Boracay, mainit siya, kaya bongga. Na tayo dun sa parang check-in gate. Papunta na tayo sa boat. Ayan, tinutulungan tayo ni Kuya from Southwest. Bongga yung service ng Southwest kasi talagang i-assist kayo nila.
Thank you. Share some loop. Speedboat. Okay. Okay, here's the speedboat. Oh my gosh, parang kanina pa sila naghihintay. Ako na lang ata hinihintay nito. Oh my gosh. Sama na siguro ang tingin nila. Hey guys, welcome to Boracay! Bigyan ko kayo ng room tour. Ito ang door natin. You have the keycard here. And to the right, there's the bathroom. Pasukin natin ang bathroom. Oh, there's the toilet. There's bidet. So that's a plus. And mga towels. Hi, here's the sink. Meron silang mga toiletries, lotion, toothpaste, toothbrush, and towel. We have soap here. Okay, and here's the shower area. Meron ding mga toiletries like shampoo, shower gel, and conditioner. Meron din silang pa-bathrobe dito, so I'm gonna use that later. So here's the toilet. Medyo malaki siya. Okay. Okay, paglabas natin ng toilet, meron ditong full-length mirror. So, pang-OOTD natin. Alam mo naman talaga, nag-OOTD. So, yan, full-length mirror siya. And here's my luggage. There's an area over here where you can put your clothes. So, isasampay lang dyan. Dami nilang towels. Then, I think this is another bathrobe. Safety deposit, then slippers. So, punta na tayo dito sa area na to. We have a table here. We have the ref, mayroong mini bar dyan. May mga free water, drinks. Tapos, we have yung mga coffee, tea, and yung initan ng tubig. Tapos, meron ding mga tasa dito. We have the telephone here and the lamp. So, parang working area siya. And then, meron tayong sofa dito. Then, we have here the TV, we have the trash can, we have another table here, and a chair. Ewan ko kung para saan to. So, I don't know kung magagamit ko siya. Siguro upo-upuan na lang.
And we have a side table here, we have a side table there, then here's the bed. I think this is a queen size bed. No, so yan, sobrang linis niya and ang ganda niya. And meron silang pa-hygiene kit dito, which is very bongga. Meron silang face mask, hand sanitizer, gloves, and wipe. Have two. Okay, so gagamitin ko yan for the length of my stay. So meron silang pa-letter dito. Another quick view of the room. O, diba ang laki? Ang laki for a solo traveler like me. Okay, so that is it, guys. That's it for the room tour. So, papahinga muna siguro kasi kararating ko lang dito and magsha-shower din ako mamaya before lumabas para kumain. See you later! Hey, guys. Nandito tayo sa cafe ngayon. Nag-inquire ako kung anong pwedeng kainin mamayang gabi. Punta tayo ngayon sa pool area. Ayoko muna pumunta doon sa beach banda sa mga stations 1, 2, and 3. Enjoyin ko muna yung amenities ng hotel today kasi ilang araw pa naman ako dito. Palabas na tayo ng pool area, guys. Wow, ganda! Ganda ng pool area nila. Look at the view. Can you see? Ang ganda. Dinner, guys. Nagpa-room service na lang ako kasi tinatamad na akong bumaba. So, habang kumakain ako, kumakain tayo, share ko sa inyo kung yung mga requirements na kailangan nyong kuhanin or i-accomplish para makapunta kayo dito sa Boracay. Ang pinakamahalaga talaga is yung negative na RT-PCR swab test na result. Kasi, bago kayo makapasok dito sa Boracay, kailangan ma-make sure ng Department of Tourism na negative kayo sa virus. Kasi nga, as of today, ang alam ko is COVID-free ang Boracay. Iniingatan talaga nila na walang makapasok na virus dito sa island. Ang requirements ni IATF is dapat within 48 to 72 hours prior to your flight, doon dapat kayo magpapatest. So for example, ang flight ninyo is October 18, dapat by October 15, magpapatest na kayo. And during the 3-day period na binigay ng IATF, dapat ma-make sure nyo na lumabas na yung swab result ninyo. Okay? Kasi di ba yung ibang swab facility, na 3 to 4 days pa lumalabas yung result. So, kapag 4 days, mag-expire yung swab test ninyo. So, hindi na kayo iha-allow ng Department of Tourism. So next, kapag may swab test na kayo, ang gagawin ninyo, kailangan may confirmed hotel booking na kayo dito sa Boracay Island. Yun naman sa hotel booking, meron namang mga site na pwede ka mag-book pero free cancellation tapos hindi muna babayaran. Then yung Agoda, booking.com, pwede kayo mag-book ng hotel accommodation doon. Pero kahit hindi mo muna bayaran, as long as yung mapili mo accommodation is may free cancellation. Tapos pangatlo, parang identification lang yung ID. So, ang gagawin mo, mag-email ka, merong website, yung aklan.gov.ph at mag-fill up ka doon ng parang health declaration form. Pagka-fill up mo doon, lalagay mo lang mga basic info, gano'n. At the end of the page, may sasabihin sa'yo na okay na yung fill upan mo. Please submit the following requirements. So, yung mga requirements na yun na yung swab test, yung hotel booking, ID. So, yun na yung mga yun. Pasok ka na. Pag nasubmit mo yung mga requirements na yun, i-email ka ng touristboracan.com. Yun yung health declaration form na may QR code. Yun yung kahit saan ka pumunta dito sa island, dapat lagi mong dala yung QR code na yun kasi i-scan yun. In fact, kanina pagdating sa airport, ang daming beses sinanap yung QR code. By the way, yung swab test, sobrang dali lang niya, guys. Kasi yung iba diba natatakot sa hanay, so swab ka lang. Yeah. As in,
sobrang mabilis na. Marami kayong ma-search ng swab test facility sa internet. Wherein, pwede nyo i-ano yung field health ninyo para mas mababa yung pabayaran ninyo. So, yun ang mga requirements para makapunta kayo dito sa Boracay. And then, nag-book ako ng transportation from the airport to hotel. Saklok ko binook yun via Southwest Travel and Tours. Grabe, sobrang efficient, sobrang convenient. Kasi pagdating pa lang ng Patiklan Airport, papakita mo ng Cluck voucher mo. Bigyan ka na agad nila ng sticker, ng parang card, na kung ano yung seat number mo. Paglabas mo, may nakaabang na agad sa'yo. Pag nakita nila na yung sticker mo, tatawagin ka na nila. Pasok ka na agad sa van. So, pagdating mo sa van, ihahatid ka hanggang port. Pagdating sa Tagon Port, may iba na namang personnel from Southwest, ka-uniform din. Nakasalubong din agad sa akin na, oh sir, pila ka dito. After that, sakay ka lang ng boat. Ganun lang kaya bilis. So, ina-assist niya ako ganun habang nakapila. Dun sa pila, papakita mo lang ulit yung health declaration, ID, QR code, ganyan. Pag nakalusot ka na, sakay ka na ng boat. 5-minute ride lang yung private speedboat na Southwest. Pagbaba mo, may van na naman na nakaabang sa'yo. Naka-uniform din. Nakalagay kasi sa sticker dito kung anong hotel ka. So, in my case, Belmont nakalagay. Tinawag agad ako na, sir, Belmont, ganun, dito ka sa akin. Bilis, sumakay ako agad. And then, umalis na yung van. Ayun na, nakasating agad ako dito nang walang hassle. Kudos to Southwest Travel and Tours Boracay. Sobrang efficient, sobrang babait ng mga tao ninyo. Bongga talaga. So yun lang guys, I hope nakatulong yung tip sa inyo para hindi kayo ma-discourage sa requirement ng government. Kasi kung tutuusin, madali lang naman talaga siyang makuha. As long as sa puso mo talaga ang pagkuha. So yun lang, kain muna ako guys. Hi guys! So, labas tayo ulit. Itatry natin ngayon yung spa nila. Kasi dito sa Belmont Hotel Boracay, meron silang aqua spa. Let's go! Kakatapos lang nung spa, meron siyang kasamang facial. Bongga talaga. I think I'll be ending today's vlog or siguro continue natin tomorrow. Let's see. See you tomorrow, guys. Good night.